dapat tandaan nyo po yan. Pagka yan ay nagkarambol-rambol, yung mga wirings na yan nagkarambol-rambol, magkakarambol-rambol po ang problema ng inyong sasakyan. Kahit anong gawin nyo, setting, kahit magpalit kayo ng ECU, kahit pa mag-tune up kayo, kahit pa mag-backlash kayo ng makina, kahit pa magpalit kayo ng TPS, throttle body, pag ito nagkakagulo-gulo. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ako ng konting tips and ideas na naman to. Ito ay regarding sa servo throttle body ng Mitsubishi Galant, Mitsubishi Fusion, Mitsubishi Adventure, at Mitsubishi Lancer kung kaparehas man. Alright? Ganito po yan mga sir. Ang pag-uusapan natin is yung po mga model na yon at pupunta po tayo sa servo. Ano ba yung servo? Ganito po yung servo. Assembly. Alright? Yung servo, ganito po siya. Tapos may stepper motor. Ang nagdadala po sa servo mga sir, bakit po bumabagsak ang aircon nyo pag kayo po ay nag-aircon? At kahit nananakbo po kayo, medyo hirap po yung sasakyan nyo, tumakbo. Okay? Sa mga Mitsubishi lang to, isa po to sa sintomas, isa po to sa may problema, isa po to sa may sakit. Una, bakit nga ba nagka-problema to? Baka madumi. Alright? Baka madumi po yung mechanical nito sa loob. Hindi po electrical yung loob nito. Right? Mechanical po yan mga sir. Baka madumi po yung mechanical nito sa loob. Okay? Baka ito dito, stack up na po yan mga sir. Yung nasa loob na yan. At yung nasa loob dito, stack up na po. Alright? Yan po ang isa sa cause kung bakit bumabagsak. Bumabagsak, pag nagbukas kayo ng aircon at hirap po siya humatak pag nanakbo po kayo mga sir. Although na-check nyo na yung throttle body, wiring connection, socket, ayos na lahat. Pero ito, nilinis nyo lang pero hindi nyo tinanggal, mahihirapan po kayo nyan. Nandyan pa rin yung sira. Okay? Himayin natin mga sir. Ito po yung servo assembly. Ito po yung stepper motor. Alright? Yung stepper motor mga sir, malaki po ang trabaho sa sakyan yan. Meron pong wirings yan dito na 6 na wires. Alright? 6 na wirings. Lahat ng wire na yan may kanya-kanyang trabaho. Okay? Yung motor na to, siya po ang nagdadala niyan para gumana. Ang motor na yan. Stepper motor. Alright? Dito sa loob mga sir, pwede nyo po itong baklasin. Kahit i-DIY nyo, pwede nyo baklasin. Tanggalin nyo po na yung tornilyo na yan. Yan. Screw head lang yan. Tanggalin nyo. Pagkatanggal nyo po itong mahabang yan. Pagkatanggal nyo po yan, bunutin nyo lang. Bunot na po yan sa ilalim. Okay? Pwede rin unahin nyo to tanggalin. May tatlong tornilyo yan. Dalawa. Tapos may isa doon sa likod. Tatlong tornilyo yan. Pwede nyo unahin pagtanggal yung stepper motor. Okay? Makikita nyo na po sa loob yung dumi niyan. Alright? Pagka natanggal na po yung stepper motor, tanggalin nyo po ito, makikita nyo po yung dumi rito sa loob na yan. At yung dumi dito sa loob na to. Okay? Next, dapat itong servo na to, malinis. Napakalinis po nito dapat. Okay? So, dapat sa loob, wala po siya mga riba-ribaba dahil magkakaroon po ng problema sa functioning ng kanyang stepper motor. Which is ito, mag-on-on-off lang to. Gumaganyan lang. Tumataas, bumababa, naglalak, nag-o-off, nag-o-on, nag-o-off, nag-o-on. Ito naman, umiikot, forward-reverse, umiikot po yan. Okay, dito, forward-reverse. Alright? Tubig na po yan dumadaan dito mga sir, mainit. Basta mga IECB servo, may tubig po yan. Okay? Hindi ko lang alam kung bakit may tubig. Pwede rin namang hindi nalalagyan ng tubig. Okay? So, naka-design na may tubig, baka po sa heating temperature na po niya. Diretso na po dito. Next, yan po ang kahalagahan sa servo natin. Kung bakit bagsak ng bagsak pa rin yung idle nyo pag nagbukas po kayo ng aircon. Mga Mitsubishi Galant. Okay? Hirap po paandarin. Okay? Hirap. Naghihingalo. Alright? Pag nagbukas ka ng aircon, pag apak mo, diretso bagsak, tapos dahan-dahan tataas. Next, ito po yung kanyang throttle body. Ito po yung itsura niya, mga sir. Yan yung throttle body. Alright? May 6 po yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. May kanya-kanyang trabaho po yan. Mechanical, to mechanical, electrical naman dito. Alright? So, yan po yung kanyang throttle body. Okay, linisin nyo po yan. Pag nalinis na po, huwag nyo pakialaman yung adjustment dito sa kanyang TPS, sa kanyang kanyang butterfly na to. Huwag nyo pakialaman yung may maliit dyan na tornilyo. Huwag nyo lang pakialaman kung ano yung standard, yun na yung gagawin nyo dyan mga sir. Dito tayo ngayon. Okay?
paano subukan yan. Pero bago ang lahat, merong klase-klaseng ganito mga sir. May local po yan at meron ding genuine, may original yan. May OEM yan mga sir. Okay, dagdag ko lang, info yun. Eto mga sir, alright, so dumiretso tayo. Ito po yung isa sa mga klase niyan mga sir. Tandaan nyo. Oh, kung nakita nyo, silyado siya mga sir. Yan, silyado. Iisa po yan sa serbo na yun. Parehas po yan. Silyado siya mga sir. At yung bukol niya rito is medyo mataas. Yan. Hindi ko lang alam ha, kung kaparehas yan pero lagi ko pong nakikita yan. Okay? Yan po yung unang stepper motor na ipapakita ko sa inyo. Tandaan nyo po yan. May original po niyan, may local. Ang local po nito mga sir, natatanggal po to. Dapat hindi po ito natatanggal. Alright? Tapos sa loob na yan, ito hindi rin po dapat natatanggal yan. Yung local, natatanggal po ito. Tapos natatanggal po yan, yung dulo na yan. Dapat hindi po yan natatanggal. Okay? Next, tandaan nyo yung likod. May bukol siya, oh. Tingnan nyo. Next, sa isang stepper motor natin na ipapakita ko sa inyo. Kung makita nyo, yan. Open na po siya mga sir. Pero kadalasan ko ito nakikita sa mga original eh. Yan, original. Ganito nakikita ko. Hindi ko lang alam baka sa Galant, Fusion, Adventure, magkaiba sila. Pero lagi ko ito nakikita. Okay? Tapos dito, flat na po yung ganyan niya mga sir. Parehas din po. May wirings po yan na 6 dito sa likod. 6 din po yan. Parehas lang po ang trabaho niyan. Labas, pasok, labas, pasok, labas, pasok. Okay? Make sure ito po ay gumagana. Kailangan na simulate na po ito mga sir. I-on nyo yung susi. Kunyari, tinanggal nyo to sa throttle body kanina. Nakatanggal na po yan, yan na po itsura niya. I-on nyo po yung susi. Pagka-on nyo po ng susi, dapat ito po lalabas. Pag-off nyo yung susi, dapat papasok. Tutunog po to, hindi po mahina ang tunog nito. Maririnig nyo po talaga. Ek, 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 ek. Gumaganon po ito mga sir. Alright, next, tandaan nyo. Medyo mababa ang bukol niya rito at open na po yung dito mga sir. Alright, hindi po natatanggal yan. Hindi kamukha nung unang pinakita ko. Okay? Next, sa isa naman natin. Ayan. Kung nakita nyo, ayan, the spring. May spring po siya. Isa din po to sa original na nakita ko. Ayan, may spring. Hindi po natatanggal yan, mga sir. Alright? Hindi natatanggal. At dito po, mga sir, mataas po masyadong kanyang bukol. Hindi ko lang alam kung pare-pareho po yung mga yan. Pero nakikita ko po yan. Parehos po sila ng electrical dito, function mga sir. Alright? Ganon din po ang trabaho nito. Labas, pasok, labas, pasok, labas, pasok. Pag isimulate nyo na naka-on, in-off yung susi nyo mga sir. Lalo na pag naka-aircon, isa kasi ito sa gumagana. Nagbibigay ng hangin para mag-a-idle up po kayo. Pinapatay yung hangin para mag-a-idle po kayo. Alright? So tandaan nyo po yung binigay ko. Tatlo po yon. May bukol dito. Yung isa naman, wala po siyang bukol mga sir. Yan po, kaunti lang. Okay? Tsaka hindi po natatanggal yan. Alright? Yung pangatlo naman is, malaki po masyado ang kanyang bukol mga sir. Mataba. Alright? Tapos ito, meron po nitong hindi natatanggal. At meron po niyang natatanggal. Alright? Iba-iba po yan. May OEM, sabi ko sa inyo, may genuine, OEM, may local. Alright? Next tayo. Punta tayo doon mga sir kung paano po ito ngayon papaganahin. Ito po siya mga sir. Yan na po. Dito po tayo mapunta kasi sa servo po muna tayo. Yan. Hindi po muna tayo doon sa sensor. Ito, sa stepper motor po tayo ngayon mga sir. Kinuha ko po kasi ito para magiging guide ko. Pero meron ako nito matagal na. Alright? Ganito po yan mga sir. Yung stepper motor mo. Stepper motor. Motor na to yung tinanggal natin. Ito po siya ha. Magkaiba po yan doon sa throttle body. Magkaiba po yan. Doon sa sakit, may sakit, magkaiba po yan. Ito, stepper motor mismo. Nakasaksak. Bench test po ang gagawin natin. Paano siya i-bench test? Okay? Yung multimeter mo ngayon, ilagay mo sa ohms position. Ohms. Alright? Symbol lang ang nilagay ko. Susulat na lang natin yan. Ilagay mo siya sa ohms. Okay? Pagka nakalagay sa ohms, itutok mo lang, nilagyan ko na siya ng tanda, itutok mo lang dito sa 2, yan, number 2, susukatin mo ngayon, dyan yung pula, yung red ng multimeter lagay mo dito, tapos dito naman yung itim, sukatin mo yung number 1, okay? Dapat, ang sukat po niyan mga sir, is hindi po bababa ng 24
to 33 ohms. Alright? Hindi po bababa ng 24 to 33 ohms. Yan po ang standard na sukat niyan. Ngayon, ilipat mo naman ngayon mga sir sa 2, papunta sa 3, dapat ganun din po yung sukat niya. 24 to 33 ohms. Okay? Next test, ganun din. Yung pulang LED, ilagay mo dito sa number 5 at sukatin mo yung number 4. Dapat 24 to 33 ohms lang po yung mababasa. At ang panghuli is yung number 6 mga sir. Ayan. Bench test po ito. 24 to 33 ohms. Standard bench test reading natin mga sir. Sa para malaman nyo nasira na ba yung stepper motor nyo o gumagana pa siya o shorted na po siya o low voltage na po siya mga sir. Okay? Diyan nyo po malalaman ngayon. Alright? Yan. Sa pag-reading ng stepper motor. Next, dito naman tayo. Kung na-reading mo na stepper motor mo at okay naman lahat, nakita mo na lahat na wala naman problema, ayos naman lahat ng ohms, walang shorted, wala po siya low voltage, pumunta na po tayo doon sa kanyang, ano po ito? Asawa. Ito po yung asawa niya. Yung pong sakit. Alright? Ito pong sakit ng inyong stepper motor. Mahalaga po ang trabaho nito. Okay? Ganito po yon. Ang trabaho po nito mga sir ay, alright, yan kung makita nyo, yan, tandaan nyo yung lock mga sir, yung lock, ayan yung lock. Pag nakita nyo yung lock na yan, yun yung pinakatanda nyo na nakaharap sa inyo yan, yung lock. Yung gitna na yan mga sir, kasi anim po yan, may butas dito, butas yan, butas dito, butas to, butas yan, butas yan. Yan yung female socket. Yung gitna na yan, yung dalawang yan, dapat 12 volts ang wire niya na pumapasok. 12 volts. Ilagay niyo po sa volts yung inyong multimeter. Yan. Okay? Sa volts, voltahe. Dapat ang lalabas dyan, 12 volts. Itong gitna na to at yung gitna na yan sa taas, magkatapat, 12 volts. Hindi po pwedeng walang 12 volts yan. At hindi po pwedeng 3 volts lang po ang lalabas dyan. Standard, 12 volts po ang lalabas. Pag inon lang po yung susi, naka-on lang po, hindi naka-start, naka-on, dapat 12 volts po ang lalabas dyan. Alright? Hindi po pwedeng bumaba, hindi po pwedeng tumaas ng masyado, basta 12 volts lang po dyan pag on mo ng susi. Alright? Alright, eto na po mga sir. At yung dalawang butas na to mga sir, yan, yung mga butas na yan, dapat may mga wirings yan. Hindi po dapat maliligaw ang wirings dyan mga sir. Pag naligaw po kasi ang wirings dyan, magkakaroon po ng problema ang inyong sasakyan. Alright? So, dapat yung wiring sa yan, alam nyo kung ano mga kulay yan. Alright? Yung itong mga sir, ang kulay po nito is black, stripe, white. Alright? Yung sa gilid na yan, black, stripe, white. Hindi na po kailangan natin ng reading dito. White. Ito isa, green, stripe, white. Yung gilid na yan, green, stripe, white, black, stripe, white. Tanda mga sir. Dito naman sa baba is yung ating green, stripe, black. Yan, dito sa baba. Green, stripe, black. So, dapat hindi po magkaligaw-ligaw yan. At yung ito namang ating pinakagilid mga green, stripe, orange. Yung pinakagilid. Yan po. Yun po, mga sir. Dapat meron po kayong settings ng wiring yan. Yung gilid po dito, black, stripe, white. Ito po, black, stripe, white. Ito po, green, stripe, black. At ito naman, green, stripe orange. Ito naman, green stripe white. Alright? Dapat tandaan nyo po yan. Pagka yan ay nagka-rumble-rumble, yung mga wirings na yan nagka-rumble-rumble, magkaka-rumble-rumble po ang problema ng inyong sasakyan. Kahit anong gawin nyo, setting, kahit magpalit kayo ng ECU, kahit pa mag-tune up kayo, kahit pa mag-backlash kayo ng makina, kahit pa magpalit kayo ng TPS, throttle body, pag ito nagkakagulo-gulo, malaking problema ang mararanasan ng inyong sasakyan. Baka hindi po masolve yung pagbagsak ng idle pag nakabukas po kayo ng aircon. Alright? So yun lang po yung topic natin ngayon mga sir. Kung bago ko pa lang sa channel ko, pwede ka na mag-subscribe. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na pag-like, subscribe, pag-comment sa atin mga sir. Salamat sa inyong suporta. Maraming salamat. Automatic Works, mabuhay sa atin.